Good morning everyone and welcome back to my channel. And ngayong araw, samahan niyo ako magawa ng brooding cage ko para dun sa mga darating nating sisig, okay? So, ito, tingnan niyo. Ito yung kanyang ako pang ginagawa, guys. Ito yung kanyang feeding ko, yung patukaan niya. Ano, kapag siya ay 2 weeks na. Ito yung net natin. And nahirapan ako magbatak dyan. Ano? Kung paano yan gagawin ko. At kung makita natin, open yan. And dalagyan natin siya ng kahit yung gamit na sako or tarpaulin na lang. Kung ano yung available natin na pantaklob lang natin pansamantala. At ipakita ko sa inyo kung ano yung pinakang yung may bibigay ko sa inyong brooding area na talagang tipid at sulit naman na masasabi natin effective yung brooding area natin. Okay? So, tara! Ano tayo guys ng lapad na tarpaulin. It's all about humanity. So, eto na tayo guys. Ano, nabuo na natin yung tinatawag nating simple hack pagdating sa paggawa ng brooding pen natin. So, ito is made of carton lang naman. Ano? So, napakamura niya. Hiningi ko lang siya sa palengke. What? Pero nahiya na din ako, binaya. Nagbili muna ako sa kapanahingin ng mga box, ano? So, ito lang siya. Pagkita natin sa loob. Ganyan lang. So, ang konsepto natin ito, guys. Alam naman natin, ang sisiw kapag nalalamigan. So, napasok lang sila doon sa init, ano? At itong size na to, kasha dito ang sabihin natin, 15 to 20 chicks under brooding stage nila. From 0 to 21 days or 2 to 3 weeks natin. Ano? So, ito siya. Pakita pa natin kung paano ang palset up nito. So, kaya ang strategic na paglagay nito dito sa ating brooding area natin. Okay? Ito guys, sukatin natin yung ano, yung taas ng bumbilya na mangyayari dun sa loob para makabuelo yung ating mga alagang sisiw yung sa loob and the bottom. Okay? Siguro ang ganda. Ayan guys, okay na yung ating ginagawang brooder, ano? Yung brooder, brooding area natin guys. Okay. So, napakasimple lang niya and alam kong abot kaya yan ng ganyang uri ng brooding area na yun. So,
yan yung kabuuan, guys, ano. So, eto na guys yung kabuuan. Ayun yung ilaw sa loob. Ganyan lang siya kasimple, guys. Makikita natin medyo malaki siya, pero medyo malaki yung ating brooding pen, pero alam natin para hindi sayang yung kuryente natin, dapat ganun yung technique na meron kayo. Concentrated lang sa isang lugar yung ating heat source para dun sa ating mga alagang sisig. And kapag lumalaki na sila, ito yung nakaabang nating feeding trough natin para sa ating mga sisiyo. Siguro mga 2 weeks to 3 weeks yung ating mga sisiyo matutukoy na nila ito. And meron din tayong flaps dito made of used sacks, ano. So kapag maulan ganyan, so tatakpan lang natin and okay na yun. So cover na. At kapag mainit, taas lang natin para hindi mainitan masyado yung ating mga alagang sisiyo. And ayun na, ano. So, ito. At may tabing doon sa kabila. May tabing din dito sa kabilang ito. So, ito yung pinakang strategic place na strategic area natin para doon sa ating brooding area ng ating mga alagang sisiyo. So, kung mararamdaman mo dito sa loob, mainit na. Ano? Ito naman, tabing naman. Okay. So, kung makita ninyo, yung bubong ko, ganyan. Ang pasok ng hangin, syempre, kapag ito hahangin, dito ang pasok. Kaya dito ko nilagyan ng tabing. Ano? And dito naman, sa side na to, kapag dun ang pasok ng hangin, para tabing, ano? And kaya dyan siya nakaharap, guys. Ano? Kasi makita mo dito, ayan yung nero. Harang niya yung hangin na papasok dito. Okay? At the same time, dito rin naman, harang din itong ating mga kawayan na sabi. So, kaya guys, ito yung sayon na nakita ko na pinaka-strategic area natin. At the same time, para mamonitor din natin yung ating mga sisiyo kapag nasa labas. Okay? Napakasimple lang niyang gawin. Ito naman, yung net natin. Ayan, yung pinto. Slide-slide mo lang yan. Eh, para magsara yung ating brooding area natin. So, ang pinakang konsepto kasi nito, guys, ang mga sisiyo natin, hindi kailangan nasa init palagi, ano. Merong mga sisiyo na may time na kakain sila, lalabas sila, at merong mga sisiyo naman na need lang nila yung init. Kaya napunta sila dun sa brooding area natin. Pero habang lumalaki na sila, hindi pa makita mo na sa labas, naglalaro-laro na. So, yun yung pinakang senyales natin para masabi natin na yung brooding management natin is okay. Ano, guys? All in all, ito lang yung mag-share ko sa inyo na area na kung paano tayo magawa ng brooding area o brooding cage na talagang murang-mura lang, ano, abot kaya. And alam nyo na. So, ganyan lang. Ulitin natin, guys. So, simple-simple lang siya, ano. And ganyan. So, kapag yung sisiyo matutulog dun yan sa loob, papasok yan dyan, ano. Ayan. And dito naman sila kakain sa labas. Kaya naman pwede natin silang budburan dyan ng ano, ng pagkain. And napakamura lang nito. Ay hingi or pwede mong bilihin. So, pasusunod na dating ng ating mga sisiyo naman, ay di palit lang tayo nito kasi meron naman tayong wiring ng ating ilaw and okay na siya. And linis-linis lang ng ating beddings para iwas sakit yung ating mga alagang sisiyo. So, alam nyo na guys kung nagustuhan nyo yung vlog ko na to para sa paggawa ng brooding area natin na siguradong epektibo. Ano? And don't forget to like and share this video para sa mga kamanok pa natin na medyo nahihirapan pa pagdating sa brooding stage natin. So, thank you guys for watching and panoorin nyo itong sunod na video ko para dun sa pag-handle ng ating mga
alagang sisiu pag transport to Gooding Air. So thank you guys, thank you for watching my video.